Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Lagi po ako na natutuwa at nasasabik tuwing ako po ay naatasang magsalita sa inyong harapan. At bago po tayo magpasimula sa ating pag-aaralan, let us recognize ang ating kagalang-galang. Andito po kasama po natin ang ating kagalang-galang na Mayora Malu Paras Lacson. Bigyan po natin siya ng Hills of Glory welcome. Good morning, Mayora. Ganun din po, kasama niya po ang ating minamahal na Vice Mayor, Norman Lising Lacson. Palakpakan po natin. Praise the Lord. At meron pa rin po silang isang kasama, Councilor Rodolfo Gonzalez. Praise God. Salamat po sa inyong pagdalo. Magandang umaga po. Ang pag-aaralan po natin ay pinamagatang kong The Intervention of a Godly Woman. Ito po yung manatagpuan sa 1 Samuel 25:14-28. Ito'y kasaysayan, kwento kung saan nakasentro si Abigail. At bibigyan nating diin yung pananalita ni Abigail. Paano kaya ang isang babae, napahupa niya yung galit ni David at that moment, sukdo lang ng galit ni David at nagpa siya ng papatay ng tao? Isang babae, napahupa niya ang galit ni David. So matutunghayan po natin ang kasaysayang ito. So umpisahan po natin sa verse 14. Sabi po dito, sinabi ng isang pastol kay Abigail, si David po ay nagpadala ng sugo sa inyong asawa at magalang na nakipag-usap, ngunit inunsulto ng inyong asawa. Imagine si David nagpasugo ng kanyang mga sundalo. Magalang, pero marahas, sinabal. Ininsulto niya yung mga tauhan ni David. Sino na po sa inyo nakaranas na mainsulto, ipahiya, alipustain? Yung ininsulto ka, ipinahiya ka? Alam niyo, maraming kabataan ang nakaranas ng ganyan. Dahil sa panlalait at pang-iinsultong kanilang naranasan, ito'y naging hamon sa kanila upang mangarap, pagbutihin ang kanilang pag-aaral. At ngayon, natapos na sila. Professional na, may mga trabaho na. Dapat, pag nakaranas kang ganyan, gawin mong hamon sa buhay mo yan. Huwag kang magmumukmok na maaawa ka sa sarili ko. Ay, kawawa naman ako kasi mahirap lang kami. O yan, kanyang-kanyang. Hindi! Hindi habang panahon kang mahirap. Ngayon lang yan. Nagpapanggap ka lang. Hallelujah! Pakiusap lang. Huwag mo naman tagalan ang pagpapanggap mo. Kaya nga, yan mga bagay na nangyayaring hindi maganda, gawin nating hamon sa buhay. Huwag kang magmukmok, huwag kang maawa sa sarili mo. Hindi naman habang panahon, ganyan ang kalalagayan mo eh. Lalo ka nga magpursige eh. At sabihin mo sa kanya, humanda ka, babangon ako at dudurugin kita. Hindi, wala ka naman sa pelikula eh. Challenge lang yun sa atin. Alam niyo po, lahat naman tayo nakaranas ng ganyan eh. Kasama po yan sa buhay. Kasi nga, madalas ang tao, hinuhusgan tayo sa panlabas. Na anyo. Naalala ko pa na pumunta kami sa Marky Mall. Alam niyo yung mga libreng massage, di ba? Hilay. Oy, pang-massage, 5 minutes lang. Sige na, sige na. O, sige naman. Pagbigyan, total maaga pa. So kami ni Pastor, humiga kami kanan yung machine. May na-massage kami. Tapos habang nakahiga ka, siyempre sales talk. Ano pong trabaho niyo? Ano pong business niyo? O siyempre, alang-alang sabihin mo, business ng ano, eh, pastor ka naman talaga. Pastor po kami. After 5 minutes, tapos na po kayo. Ha? Tapos na agad? Sabi po pa lang namin. Nang malamang pastor kami, tapos agad? Ano ba naman yan? Sabi namin, eh, ba't sila? Kanina pa sila, hindi pa sila tapos. Eh, kami ka po. Ay, sabi ko, iba to. Minamaliit niyang kagandahan ko. Hallelujah. Minsan nakakaranas tayo ng ganyan. It's okay. No, it's okay. Gawin mo lang hamon sa buhay mo yan. No? Kaya nga, huwag ka magmumukmok. Dapat nga, hamon sa'yo yung pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Someday, makikita ng mga tao na nalait sa'yo, nagkamali siya. Hindi niya kayang tuldukan ang buhay mo. Because God is alive, and He is good and faithful. So, makikita natin sa verse 15 and 16, ang sabi dito, mababait ang mga taong iyon. Tinulungan nila kami at wala silang kinuhang anuman sa amin, sa buong panahong kasama namin sila sa parang.
And 16, binantayan po nila kami araw-gabi sa aming pagpapastol. So itong taong ito, na-witness niya yung pagmamalasakit ni David at ng kanyang mga tauhan nang pinapastulan nila yung mga tupa nila sa parang. Andun si David kasama ang kanyang mga tauhan, binabantayan, nagmamalasakit. Naranasan niya yung kabaitan ni David. At nakita niya rin yung kabastusan ni Nabal nang insultuhin niya ang mga tauhan ni David. Kaya nga nagsumbong siya kay Abigail eh. Kasi it's unfair. It's unfair, ginawan ka ng mabuti tapos iinsultuhin ka. It's unfair. The world is unfair. Kaya kung sa mundo ka aasa, mabibigo ka lang. Kaya nga minsan, ginawan mo ng mabuti, ginantihan ka ng masama. Sometimes it's happen. Pero, sa kaysaysayang ito, makikita natin kung anong pwedeng gawin ng isang babae na binigyan ng Diyos ng katalinuhan. Verse 17, pag-isipan po ninyo kung anong mabuting gawin ngayon, sapagkat ang nangyari ay tiyak na magbubunga ng masama sa aming Panginoon at sa buo niyang sambayanan. Hindi naman namin masabi sa kanya ito sapagkat matigas ang ulo niya. Tiyak na hindi niya kami papakinggan. Napagtanto ng tauhan ni Abigail na hindi tama ang ginawa ng kanyang amo lalaki. Sabi niya, maaaring mag-cause ito ng hindi maganda. At si Abigail naman, bagamat siya ay amo, tinanggap niya yung suggestion ng kanyang tauhan. Ah, may point nga naman. Kasi alam niya ang ugali ng kanyang asawa eh. Alam niya kung paano magsalita ang kanyang asawa, hindi niya muna iniisip ang kanyang sinasabi, kaya marami siyang nasasaktan na damdamin na nakapaligid sa kanya. Kilala ni Abigail ang kanyang asawa, sabi niya, tama, may point nga ang tauhan ko. So makikita po natin sa next slide, ang ginawa ni Abigail. Dali-daling naghanda si Abigail ng 200 tinapay. Pinuno niya ng alak ang 2 sisidlan, nagpapatay ng 5 tupa, nagpakuha ng 5 takal ng sinagag na trigo, 100 kumpol ng pasas at 200 tinapay na igos. Lahat ng ito ikinarga niya sa mga asno. Hindi nagpabaya si Abigail. Gumawa agad siya ng aksyon. Bago magkagulo, gumawa siya ng paraan sapagkat alam niya mali ang ginawa ng kanyang asawa. Hindi niya nahinintay na may masamang mangyari. And verse 19, pagkatapos, sinabi niya sa ilan niyang tauhan, mauna kayo sa akin at susunod ako. Hindi niya ito ipinaalam kay Nabal na kanyang asawa. Habang pababa si Abigail sa isang burol, tumarating naman sina David mula sa kabila. Alam niyo po, ang taong galit, mahirap harapin. Ang taong galit, madalas wala na sa katwiran. Kaya nga nakakagawa ng madadahas na hakbang. Pero si Abigail na isang babae, gumawa siya ng isang mapangahas na hakbang na harapin si David. Nagalit na galit. Sumiklab ang galit ni David nang insultuhin siya ni Nabal. Pero si Abigail, nag-take risk. Alam niyo po, ang taong galit, hindi na tumatanggap ng paliwanag yan eh. Pag galit ka, ang gusto mo lang, maibuhos mo yung galit mo. Minsan nga maselo kasi isang bahay. Napansin ko yung electric pan nila may tali, yung parang benda, parang napilayan. Sabi ko, ano po bang nangyari sa electric pan nyo? Parang nakatali. Ay, nung galit ako, na sobrang galit ko, sinipa ako yung electric pan na yan. Natumba. Ayan. Nahati. Tinali ko. Kaya kayo, pag galit kayo, huwag niyong pagdiskitahan ng mga electric pan nyo. Tandaan nyo, mainit ang panahon ngayon. Baka ma-heat stroke kayo. Alam nyo, ako pag galit, normal lang naman nagagalit eh. Pag akong galit, ayaw kong kumibo. Ayaw kong magsalita. Dahil pag ako'y galit at pinahintulutan kong magsalita, lahat ng maririnig mo sa akin walang mabuti. Siguradong makakasakit ako ng damdamin ng kapwa ko. Kaya pag ako'y galit, tahimik lang ako. Pinagpapahinga ko ang beauty ko. No, tahimik lang siya. Minsan sinusulat ko eh. Talagang lahat capital letter. Susulat kong ganyan. Tapos babasahin ko. Tapos pupunitin ko na. Wala na. At least walang nakarinig. Walang nasaktan.
sinulat ko lang, pinunit ko, no? Naipahayag ko yung damdamin ko. So, lahat po tayo nagagalit. Wala pa pong hindi nagalit sa atin. And then, 21, sa galit ni David kay Nabal ay nasabi niya, sayang lamang ang pangangalaga natin sa ari-arian ng Nabal na yun. Tinulungan natin siya at walang nabawas sa kanyang kawan, ngunit ito pa ang iginanti sa atin. Actually, mayroon naman talagang dahilan si David na magalit eh. Meron. Hindi naman siya yung abusado eh. Meron siyang karapatan magalit at ma-disappoint. And verse 22, parusahan sana ako ng Diyos kapag hindi ko pinatay bukas ang lahat ng lalaki sa kanyang sambahayan. Ganyan po katindi yung galit ni David. Nang makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno at nagpatira pa sa harapan ni David. Akala niyo galit-galitan lang. At that point, nakapag-desisyon na si David, papatayin niyang lahat ang kalalakihan sa sambayanan ni Abigail. Ganun po katindi yung galit niya. And then, 24 hanggang 25, sinabi niya, ako na po ang inyong sisihin. Pakinggan po muna sana ninyo ang aking sasabihin. Huwag po ninyong pansinin si Nabal. Wala pong kwentang tao yun. Tamang-tama po sa kanyang-kanyang pangalan. No? Siya po'y luko-luko. Hindi ko po kasi nakita ang mga tauhan ninyong pinapunta sa amin. So makikita natin dito, si Abigail, hindi niya inayunan, kinunsinti ang kamalian ng kanyang asawa. Alam niyang ugali ng kanyang asawa, madahas, padalos-dalos magsalita. Kahit na asawa niya to, dahil alam niyang mali, hindi niya ito inayunan. Mahirap po yun. Nagpamilya mo, minsan pag mali, kinukunsinti mo. Pero si Abigail, kahit asawa niya, dahil alam niyang mali ang asawa niya, hindi niya ito kinunsinti. And then verse 26, ngayon po'y niloob ni Yahweh na huwag matuloy ang inyong paghihiganti upang hindi mabahira ng dugo ang inyong mga kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Lahat na naghahangad ng masama laban sa inyo ay mapapahamak tulad ni Nabal. And then makikita po natin sa next slide. Sa 27, tanggapin po ninyo ang nakayanan ng inyong lingkod at ipamigay ninyo sa inyong mga tauhan. And last verse. At patawarin po ninyo ang anumang pagkakamali ko. Sigurado kong loloobin ni Yahweh na kayo'y maging hari, pati ang inyong lahi, sapagkat nakikipaglaban kayo para sa Kanya at hindi kayo gagawa ng anumang kasamaan habang kayo'y nabubuhay. Kung mapapansin po natin, ang pamamaraan ng pangungusap ni Abigail, punong-puno ng diplomasya. Alam niya kung paano ang tamang pananalita sa isang taong sukdulan ang galit. Meron nga po siyang wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga po yung title natin, The Intervention of a Godly Woman. Ano bang ibig sabihin ng intervention? Ang ibig sabihin ng intervention, it is an action taken to intentionally. Become involved in a difficult situation in order to improve it or to prevent it from getting worse. Ibig sabihin, gumagawa ka ng paraan upang isang bagay ay hindi humantong sa mas matinding kaguluhan. Mamagitan ka. Sasamasan mo yung sitwasyon. Inaayos mo yung sitwasyon. Kaya nga si Abigail, agad-agad gumawa siya ng paraan na makaharap si David. Kaya nga napakahalaga ng marunong kang mag-intervene. Mamagitan. Ano po ba yung mga characteristic ni Abigail? Characteristics of Abigail, she's a woman of wisdom and beautiful. Hindi lang siya maganda, meron pa siyang godly wisdom. Pag sinabi mong godly wisdom, ito yung nagmumula sa Panginoon. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano ba makakamit yung godly wisdom? Ito yung sa pamamaraan ng malalim at tamang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Habang binabasa mo yung Biblia, nakikilala mo ang Diyos. At habang nakikilala mo ang Diyos, lumalalim ang paggalang mo sa Kanya
at nagkakaroon ka ng karunungan. The fear of the Lord, ibig sabihin the fear of the Lord, yung banal na pagkatakot na meron ka sa Panginoon, ang pinagmumulan ng iyong karunungan. Sabi nga sa Kawikaan 9 verse 10, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Kaya nga, nung na-born again ka, o na nagbabasa ka na ng Biblia, unti-unti mong nakikilala ang Diyos. Ako kasi nung di pa ako born again, happy-go-lucky ako. Para akong hangin, kung saan ako yayain, sumasama. Kasi wala naman direksyon ng buhay ko. Ang alam ko lang, gusto kong mag-enjoy sa aking kabataan. Pero, na-born again ako at age of 21. So, habang binabasa ko ang Biblia, nakikilala ko ang Diyos. Kasi noon, kinala ko lang ang Diyos pag Pasko at mahal na araw. Ipinanganak siyang Pasko, December 25, mamamatay siya ng Holy Week. Ganun lang ang pakikipag-ugnayan ko sa Kanya. Pero, nung binabasa ko ang Biblia at nararanasan ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko, ngayon, nagkaroon ako ng wisdom. Wisdom, ang ibig sabihin, maliwanag sa iyo ang pagkakaiba ng masama at sa mabuti. Kaya nung hahatakin ako ng aking mga kaibigan, kasi nagbabasa na ako ng Biblia, alam kong hindi makakabuti yung pupuntahan namin. Kahit kaibigan ko sila, meron lakas na loob na sabihin kong, hindi ako pwede. Kasi may practice kami. May Bible study kami. Ha? Sabi nila? Anong nangyari sa'yo? Anong tinira mo? Anong tama meron ka? Bible study? Ano? Ano ka ba? Sabi ko, hindi kasi nag-a-attend na ako ng church ng born again. Oh, iba sa'yo nahihiya pa eh. Naaminin born again ka na eh. Nahihiya ka? Ako nung una talaga nahihiya ako. Kasi lagi nilang sinasabi, mga born again, borbolen la. Hallelujah, luya, luya. Ang maiingay yan, mga badoy. Kaya nung kabataan ko kasi eh, lagi ko kasama born again, eh nakita ako ng kabaryo namin. Sabi niya, uy Gwen, born again ka na ba? Eh, hindi. Sumasama lang ako sa kanila. Hindi naman ako born again. Nahiya pa, natakot pa. Pero nung nabasa ko sa Bible, pag kinahiya mo ang Diyos, ikakahiya ka rin ng Diyos sa harapan ng kanya mga anghel. So nang mabasa ko yun at nakita kaming muli, Gwen, born again ka na eh. Kasi lagi mo silang kasama. Oo, born again ako. Matapang nga babae. No? Apo tula kamay, hindi atakbo. Paano may dalawa pang paa? Siyempre, no? So, sabi ko, kahit pala kabataan, pwedeng manindigan sa tama. Eh, nung nagdi-disco kami, hindi ako nahihiya eh. Ito pa kaya, gawain ng Diyos, ikahihiya ako. That is wisdom. Alam mo ang tama. Alam mo ang bagay na hindi mo dapat ikahiya. Hindi mo dapat ikahiya ang relasyon mo sa Panginoon. Sabi ko, bakit ko ikakahiya ang relasyon ko sa Diyos? Eh, siyang nagbago sa buhay ko. Napakamaldita ko kaya noon. Pero ngayon, unti-unti akong binago ng Panginoon. I am not perfect. Still, from glory to glory, from faith to faith, nararanasan ko ang biyaya at kahabagan ng Diyos sa buhay ko. Patuloy niya pa rin akong binabago. Kaya nga, Kawikaan 19 verse 14, mga kalalakihan, maganda ito, basahin natin. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Totoo nga naman yun, pag mayaman ang mga magulang mo, kasama ka sa last will, testament, sa'yo ang bahay. O bunso ka, sa'yo ang bahay matanda. Ganon, ikaw ang pinakapanganay, sa'yo ang bukid. Siguradong may mana ka pag mayaman ang magulang mo. Kasi nga yung kayamanan, napapamana yan ng ating mga magulang. Ngunit, si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Kayo mga kalalakihan, kayong padalos-dalos sa panliligaw. Ipag-pray nyo kung sino yung nararapat para sa inyo. No? Kasi ang mabuting may bahay, nagmumula sa Panginoon. Ipinagpipray yung mga magiging partner in life. Ipag-pray nyo yung magiging partner nyo. Huwag kayong magmamadali. Na para bang mauubusan kayo. No? Ipag-pray nyo. Bata ka pa ngayon, nag-aaral ka pa. Sabihin mo, Lord, pagdating ng takdang panahon, nakagraduate na ako, may trabaho na ako, I am praying
Ikaw po ang pumili na magiging katuwang ko sa buhay. Ipamili mo po ako, Lord. Ako, ganun ang prayer ko eh. Di pa ako born again nun? Ba't dumating sa point na nagpray ako ng ganun? Kasi naman, ang dami ko nakikita naghihiwalay. Parehong mayaman, si Gabby at si Sharon, kapanahunan namin, sikat na sikat, naghiwalay. Si Pops at si Martin Ibera, naghiwalay. Parehong nag-aral, naghihiwalay. Parehong hindi nag-aral, naghiwalay. Sabi ko, Panginoon, ano ba ang formula ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa? So sabi ko, Panginoon, pag ako po ay handa na mag-asawa, ikaw na po ang mamili para sa akin. Kasi Panginoon, hindi ko naman alam ang puso ng tao eh. Alam mo naman, pag ang tao nanliligaw, lahat ng magagandang bagay ang nakikita mo, halos wala siyang kapintasan. Pero Panginoon, sabi ko, alam mo ang puso ng tao. So Lord, ang prayer ko, pag nag-asawa ako, ikaw nang mamili para sa akin. And then, dumating ang panahon na na-born again ako. No? Nakapag-invest pala ako ng prayer. Nung panahon na i-withdraw ko na yung pinag-pray ko, natagpuan ko na ang ating minamahal na senior pastor. Kaya nga, God is an answering God. Hindi ako nagmadali. Naghintay ako sa takdang panahon. Na bagamat may mga naniligaw sa akin, sabi ko, Panginoon, ayaw ko pong magkamali sa pagpili. No? Ikaw na po ang pumili sa akin. Marami kasi mga kabataan ngayon na padalos-dalos. Mahilig sa kanta, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ano ka ba naman? Mangarap ka naman? Huwag ka naman magmadali sa pagpili. Bata ka pa. Marami ka pang matatagpuan. Kaya nga ako, I thank God. At naghintay ako sa tamang panahon. So, ano po ba yung request ni David kay Nabal? Basahin na, 1 Samuel 25:5-9. Pinapunta ni David sa Carmel ang 10 sa kanyang tauhan. At pinasabi ang ganito, sumain niyong kapayapaan at sa buo ninyong sambahayan. Nabalitaan naming ikaw ay naggugupit ng balahibo ng tupa. Ang mga apostol mo ay nakasama namin at hindi namin sila ginambala. Sa halip, tinulungan namin sila at hindi naligalig sa buong panahon ng pagpapastol nila rito sa Carmel. Ito'y mapapatunayan nila sa inyo. Dahil dito, tanggapin mo ang aking mga tauhan at ipinapakiusap kong tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng anumang maibibigay mo para maihanda sa aming pista. And verse 9, sumunod naman ang mga inutusan ni David. Sinabi nila kay Nabal ang lahat ng ipinasasabi sa kanila at naghintay ng sagot. So, nagpasugo si David. Nakikiusap naman si David eh. Sabi niya, kung ano lang po yung kaya niyong ibigay, buong puso ko pong tatanggapin. Nakikiusap si David. Ipinadala niya ang mensaheng ito sa kanyang mga tauhan, mahinahon, magalang. Pero ano ang sagot ni Nabal? Sinabi ni Nabal, sino ba si David? Sinong anak ni Jesse? Talagang maraming alipin ngayon na lumalaya sa kanilang mga amo. Ang tinapay, inumin at pagkain para sa aking mga manggugupit ay hindi ko maibibigay sa mga taong hindi ko alam kung saan lupalop nang galing. Nang marinig ito, nagbalik sila kay David at sinabing lahat ang sinabi ni Nabal. Dahil dito, sinabi ni David sa kanyang mga tauhan, ihanda ninyo ang mga tabak ninyo. Humanda naman ang 400 sa kanyang mga tauhan at sumama sa kanya. Naiwan ang 200 upang magbantay sa kanilang mga daladalahan. Nakita niyo ang karahasan ni Nabal? Ang sabi ni Nabal, sino ba si David na yan? Anong pakialam ko kay David na yan? Sino ba ang anak ni Jesse? Eh bakit sino siya? At bakit ko bibigyan? Nang tinapay ang David na yan, hindi ko nga yan kilala. Saan ba lupalop ng galing yan? Yung mga tinapay na meron ako, mga pagkain na meron ako, para sa manggagawa ko yan. Can you imagine? Napakarahas ng kanyang mga pangungusap. Habang si David na nangalaga, nagmalasakit sa kanyang tupa, binabantayan araw at gabi, nakikiusap naman,
Hindi naman siya abusado. Magalang naman. Ang sabi niya, kung ano lang ang maibibigay mo, buong puso kong tatanggapin, ihahanda lang namin sa pista na aming nakaugalian. Pero napakadahas ni Nabal. Wala akong pakialam kay David na yan. Kahit na sino pa siya, kahit sino pa ang tatay niya. Kaya nga, nang salubungin ni Abigail si David, sukdulan ang galit nito at napagtanto niya at nasabi niya na, papatayin ko ang lahat ng kalalakihan sa sambayanan na Nabal na yan. Matapang si David, magiting na sundalo, napatay niya nga si Goliath eh. Wala nga siyang kinatatakutan eh. Pero, dahil sa marahas na painsulto na kanyang narinig, sumiklab ang galit sa kanyang puso. Kaya nga po tayo, maging maingat po tayo sa ating pananalita. Harsh spoken words of Nabal provoke the anger of David. Ano bang naging dahilan bakit sukdulang nagalit si David? Kasi napakamarahas magsalita ni Nabal. Sabi nga sa Proverbs 15 verse 1, ang malumanay na sagot, nakakapawi ng galit. Ngunit ang tugong marahas, puot, ay hindi mawawaglit. Kaya nga po, maging ang tono ng ating pananalita, binabantayan po natin yan. Maging mga words, mga salitang lumalabas sa ating mga bibig, bantayan po natin yan. Sabi nga sa Kawikaan 12 verse 18, ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Alam niyo po, sa totoo lang, ang mahirap gamutin ay ang sugat ng damdamin. Kasi hindi mo nakikita eh. Hindi kagaya ng physical na sugat. Pag wala nang magayan, hindi na masakit, indication na paggaling na siya. Pero yung sugat ng damdamin, kahit lumingiti yan, hindi mo alam, nagkikimkim pala ng galit sa iyo kasi meron kang nasabi na kanyang dinibdib. Hanggat hindi niya ito naibubulalas. Kaya nga minsan sa mag-asawa, bigla na lang kayo magsusumbatan. Ha? Kalambat, ang tagal na nangyari yan, 3 taon na ang kagayon, hindi mo nakakalimutan. Kasi bakit? Yung sugat ng damdamin, only God can heal. Naalala ko yung mag-asawa na lagi niyang iniunsuto yung asawa niyang babae. Sabi ng lalaki sa kanyang asawa babae, alam mo, ang tanga-tanga mo talaga. Di ba sinabi ko na sa'yo, yung pambahay at pangalis, huwag mong pagsamahin sa isang rugal, sa isang cabinet. Dapat ang pambahay dyan nakatupi. Ang pangalis dito, napakataka mo. Tingnan mo naman, pinagsama mo na naman. Ano ka ba naman? Yan lang, hindi mo maayos-ayos. Napakatanga mo talaga. Siguro pagod ang asawa niya. Matagal na panahon niya na itong pinagtitimpian, nagalit siya. Ang sabi ng babae, oo talaga, tama ka, tanga ako. Tanga naman talaga ako eh. Kung di ba naman ako saksakan ng tanga, napakaraming nanliligaw sa akin, ikaw ang nagustuhan ko, hindi ba malaking katangahan yan? Sabi niya ganun, ha? Naglaban na, naglabasa na ng sama ng loob. Minsan, madalas pinag-aawayan sa loob ng tahanan, yung isang tao na nakikimkim ng kanyang sama ng loob. Lalo na mga kabataan, bakit ka nagre-rebelde? Tinanong ng magulang, bakit ka ganyan? Anong ginagawa mo, sinisira ang buhay? Bakit ka nagre-rebelde? Ganyan naman talaga kayo eh. Ako na lang lagi ang masama. Si kuya na lang laging mabuti. Meron ka bang nakitang mabuti sa akin? Wala naman eh. Si kuya lang naman talaga ang anak nyo. Tapos nagtatanong kayo kung bakit ako nagre-rebelde. Bakit? Hindi nyo ba ako anak? Ay, drama. Pang MMK. Kasi yung mga tampo natin, madalas, we just keep it into ourselves. Hindi kasi tayo vocal eh. Hindi ka guys sa ibang bansa, sinasabi nila o ang saloobin nila. Pero tayo hanggat kaya natin kimkimin at magtimpi, ginagawa natin. Pero pag sumabog ka na, daig mo pang bulkang pinatubo, ang haba-haba ng listahan, memorize mo, 1 to 10. Pero sa exam, ang hirap mong mag-memorize. Pero yung sama mo ng loob, laging fresh. No? Kaya bakit? Nananatili kasi yung sakit sa loob. Kaya nga po, sa ating pananalita, maging maingat po tayo. Bago mo bigkasin, isipin mo munang mabuti para hindi ka makasakit ng damdamin. Makikita po natin Abigail's immediate action. Ang ginawa ni Abigail, nag-intervene siya
Sabi kanina, ang meaning intervention, namamagitan ka, nakikialam ka para ayusin ang problema at nang hindi na ito lumala pa. So, number one, ang ginawa ni Abigail, she humbled herself before David. She is willing to take the risk to put the blame to herself. Imagine, haharapin mo galit. Ibubuwis mo yung buhay mo. Hindi mo nga alam kung ano magiging reaksyon ni David eh. Baka sabihin ni David, "Hoy babae, lumayas ka nga sa harapan ko, baka madamay ka pa sa galit ko, unahin kitang patayin." Maaring sabihin ni David yun. Kasi galit si David at this moment. Pero si Abigail, ang ginawa niya, nagpakumbaba sa harapan ni David. Inako niya, "Pagpasensyahan niyo na po yung asawa ko. Pagpasensyahan, ganun lang po talaga yun eh. Sa akin na lang po kayo magalit." Diba, minsan ganun tayo, pag ang ating mga asawa o mga anak may naaabala sa kapitbahay natin at alam natin kasalanan nila, diba, kakausapin natin ang kapitbahay natin, "Mare, pasensya na ka ne, kasi balo mo naman isong lalasingi kong pare mo, medyo pasensya na ka, mare ne." Sa palagay mo, hindi huhupa ang galit ng kumare o ng kapitbahay mo? Huhupa. Kasi bakit? Kasi may kababaang loob kang umaamin eh. At inaako mo yung kasalanan ng asawa mo. Inako ni Abigail ang kasalanan ng kanyang asawa. Kaya na makita ni Abigail si David, nagmamadali siyang bumaba sa kanyang asno, nagpatira pa sa harapan ni Haring David, nagpakumbaba, nagbigay galang. Sinabi niya, "Ako na po ang inyong sisihin, kasalanan ko po, pasensya na po kayo." Parang ganon. Pakinggan po muna sana ninyong aking sasabihin. In-emphasize niya na sana makuha niya yung attention ni David, napakinggan siya sa kanyang sasabihin. At sinabi niya nga, "Huwag niyo pong pansinin ang asawa ko, talaga pong ganyan yan eh." Hindi niya po ginyastify yung ginawa ng kanyang asawa sapagkat ito ay mali. Si Abigail, mayaman. Si Abigail, maganda. Si Abigail, matalino. At si Abigail, matapang. Matapang siya. Kaya nga po maraming pangalan Abigail eh. Kasi nga, ang ibig sabihin ng Abigail ay maganda na, matalino pa. Hayaan nyo, pag nagkaanak kong babae, papangalan ko sa kanya, Abigail. She humbled herself before David. She is willing to take the risk. Kaya nga sabi sa Awit 25 verse 9, sa mga mapagpakumbaba, siya ang gumagabay sa kanyang kalooban, kanyang inaakay. Sa mga taong mapagpakumbaba, pinagpapala ng Diyos. Sa mga taong mapagmataas, ibinabaksak ng Diyos. Hindi niya po dahan-dahang ibinababa. Ibinabaksak ng Diyos ang taong mapagmataas para matauhan ka at malaman mo na wala kang pakpak para lumipad at magmayabang sa harapan ng Panginoon. Lahat ng meron tayo, hiram lang yan. Maging mistul ang ating mga hininga, hiram lang yan. Pero ang tao, napakadali sa kanya ang maging mapagmataas. Sino na po ba sa atin ang hindi naging mayabang? Ako, inaamin ko yan. Of course, naalala ko nung young people ako. Maganda na po kasing umaamin eh. Young people po ako, offering time. Siyempre, mga magulang ko na lahat na sa ibang bansa. Siyempre, sabi ko sa isip ko lang, di ko naman sinabi sa kasama. Sabi ko, mas maganda yata, mas malaki yata yung offering ko, dollars. Sa isip ko lang yun. Kayabangan na yun, no? No, di, sa isip ko lang. Kasi noong unang panahon po, yung offering na sa harap, ikaw ang pupunta. Eh, ang yabang ko sa isip ko, no? Hindi naman natatamis kasi hindi naman nila alam ang puso ng tao. Then, sinabi ko, mas malaki yata yung bibigay kong offering kasi dollars. So pupunta na kami sa harap. Malalakad ang beauty ko, no? Ganun. Alam nyo nangyari? Bigla akong nadulas? Imagine nyo, dyan ka, tapos lalakad ka sa harap. Paang daang floor po ng simbahan noon eh, yung wood. Kumalampag po ako, biglang, yung nagpe-pray, biglang napamulagat. Kumalampag akong ganun, syempre hiyang-hiya ako. Hindi ko alam kung paano ako tatayo. So nung tinayo po akong ganun, ang una ko pong sinambit, "Panginoon, patawarin mo po ako sa aking kayabangan. Kasi alam mo na ba, alam ko na, basa mo ang nasa puso't isip ko at ako'y nagmataas sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, O Diyos." Right there and then, nagsisi po ako. And I learned my lesson. Pag ang taong mapagmataas,
ibabaksak ka ng Diyos. Hindi dahan-dahan, lalagapak ka talaga para magising ka sa katotohanan lahat ng meron tayo nang galing sa Panginoon. Kaya nga, hindi ko makakalimutan yun eh. Kaya nga pag nagpe-pray ako, lagi kong sinasabi, Panginoon, kung meron ka pong nakikitang kayabangan sa puso ko na hindi ko namamalayan, na unti-unting umuusbong, I pray, cleanse me. Linisin mo po ako. So, nakita po natin si Abigail, naging mapagpakumbaba. Number two, ang ginawa ni Abigail, Abigail present her generous gift to David. Nagdala siya ng sandamakmak na regalo, peace offering. Alam niyo po, pag meron kayong kagalit, magregalo kayo, maiibsan kahit papano ang kanyang galit. Subukan niyo. Meron kang kaaway, meron kang kagalit, mamaya bumili kang isang kilong manggang hinog doon, ibigay mo sa kanya. 50% na lang yung galit niya. Kabukasan, another 1 kilo. Oh, wala na siyang galit sa'yo. Whether you like it or not, pag ang tao, kinakitaan mo ng kababaang loob at kabutihan, kahit galit ka sa kanya, mababawasan ang galit mo. Kasi the moment lang na magpakumbaba siya sa iyong harapan, malaking bagay na eh. The moment na bigyan kanya ng peace offering, malaking bagay na eh. Napakatigas naman ang puso mo pag di ka naantig. Maantig at maantig ang puso mo. Kaya nga sa mga mag-asawa, pag galit si Mrs., at naalala ni Mr. na galit si Mrs., ibili mo lang yan ng hopya pag uwi mo, ibigay mo sa Mrs. mo. Ipagsasandok ka na yan eh. O kumain ka na ba, love? Hopya lang yan. Wala naman dun sa hopya kasi you recognize na galit siya at gumagawa ka ng peace offering. No? So, matalinong talaga si Abigail. Alam niya ang kanyang gagawin. Number three, malapit na po akong matapos. Abigail showed high respect to David. Nagpakumbaba siya, yumuko siya, sayad sa lupa ang kanyang mukha. Ibig sabihin, matinding paggalang ang ibinibigay mo sa taong kaharap mo. At naramdaman iyon ni David. Kaya nga sa 1 Peter 2 verse 17, show respect for all people. Love brothers and sisters in God's family. Respect God and honor the King. Kaya nga po tayo, yung mga pinahintulutan ng Diyos na manungkulan sa ating bayan, yung paggalang na nararapat sa kanila ang ating iparamdam. Sa ating mayora, sa ating vice mayor, sa mga councilors, maramdaman nila yung paggalang natin bilang namumuno sa bayan ng Magalang sapagkat sila po ang itinanghal ng Panginoon na mamuno sa atin. At lagi po natin silang alalahanin sa ating panalangin upang sa bawat desisyon at plano na kanilang gagawin, andun po ang gabay ng Panginoon upang sila ay magtagumpay. Yun po ang tungkulin ng mamamayan. Ibigay ang paggalang nararapat sa kanila at lagi nating idadalangin ang ating mga nanunungkulan. Kailangan po nilang ating dalangin. Mahirap po ang kanilang kalalagayan bilang mamuno sa isang bayan. Napakarami mong pamumunuan at napakaraming umaasa sa iyo. Ito yung pagkakataon nila na ipakita na karapat dapat silang mamuno sa bawat pagpapasya na kanilang gagawin sapagkat ang patnubay ng Diyos, ang dalangin nating sa kanila ay sumabaybay. It is our duty to honor them. It is our duty to pray for them. Hindi man natin sila araw-araw nakakasalamuha, pero yung araw-araw sa panalangin, dapat lagi natin silang isinasama para sila'y gabayan ng ating Panginoon. Sabi sa Colossians 4 verse 6, when you talk, you should always be kind and wise. Pagkausap mong isang tao, pag maingat siya, binabantayan niya ang kanyang mga salita. Kaya nga, maging maingat po tayo. Hindi na lang basta gusto mo sabihin, sasabihin mo. Isipin mo, nakakasakit ba ito ng damdamin ng iyong kapwa? As my conclusion, ano po ba ang nangyari? Naantig ang puso ni David sa pamamaraan ng pananalita ni Abigail. Punong-puno ng diplomasya. Sinabi ni David kay Abigail, purihin si Yahweh nagpapunta sa iyo rito. Salamat sa kanya. Dahil sa iyong kabutihan, sapagkat sa ginawa mo'y nakaiwas ako sa pagpatay ng tao at magsagawa ng sariling paghihiganti.
Niloob niyang huwag ko kayong pagbuhatan ng kamay. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ka naparito ngayon, bukas ng umaga, patay na sanang lahat ng lalaki sa inyong sambayanan. Abigail, kung hindi lang kita nakausap ngayon, bukas ng umaga, walang mintis yan. Lahat ng kalalakihan sa iyong sambayanan, papatayin ko silang lahat. Ngunit dahil sa iyong pananalita, buong-buo ka ng pagpapakumbaba, paggalang at respeto sa akin at inako mo ang kasalanan ng iyong asawa. Umuwi ka ng mapayapa. Huwag ka nang mag-alala. Tutuparin ko ang iyong kahilingan. Without the intervention of Abigail, maraming buhay ang mamamatay. Parang tayo, without the intervention of Jesus Christ, our God, we will all perish. Lahat tayo mapapahamak, papunta sa impyerno. Ngunit dahil sa kabutihan ng Diyos, ibinigay niya si Kristo na magitan. Inako niya ang kasalanan ng sangkatauhan upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala siyang kasalanan. Tayong nagkasala, ngunit siya ang nagdusa. Habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang unang lumabas sa kanyang bibig, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Napakabuti ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi tayo mapahamak. God is so good and faithful. Sa ating mga buhay, marami tayong pinagdaraanan. Pag ako'y dumaraan sa mahigpit na pagsubok, habang ako'y nananalangin, sinasabi ko, Panginoon, Panginoon, makialam ka po sa kalalagayan ko. Makialaman mo ang sitwasyon ng buhay ko. Sapagkat, Panginoon, sometimes na-overwhelm ako sa mga problema. Ngunit makapangyarihan ka, buhay ka, meron kang magagawa sa kalalagayan ko. Lord, I pray, intervene in my situation because you are good and faithful. Kaya nga pag may problema ka, you pray to God na siya'y mag-intervene. Alam mo ba, anong ibig sabihin ng panalangin? Kung bakit ka nananalangin? Every time that you pray, you allow God to intervene. Tuwing nananalangin ka, pinapahintulutan mo ang Diyos na makialam sa sitwasyon mo. Pinapahintulutan mo siyang kumilos sa buhay mo. Huwag mong sabihin hindi na magbabago ang anak mo. Huwag mong sabihin hindi na magbabago ang asawa mo. Pray to God, ask God to intervene. Pahintulutan natin makialam ang Diyos. Because God is good. Walang problema ang malaki o mahirap sa Panginoon. We just need to humble ourselves. We just need to come unto Him with all humility in our hearts and admit we need Him. We need our God. Kaya nga, napakahalaga na tuwing nananalangin ka, nauunawaan mo, you are allowing God to intervene in your situation. Sa oras na ito, kailangan ng ating bansa ang intervention ng Panginoon. Nakikita natin ang tunay na kalalagayan ng ating bansa. Lagi natin idinadalangin, Panginoon, makialam ka po sa aming bansa. Kaabagan mo ang bansang Pilipinas. Sapagkat walang tunay na pag-aasang bansa, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung hindi makikialam ang Diyos, kung hindi natin idadalangin ang ating bansa, lalo itong magiging kalunos-lunos. But right now, kagaya na nakita natin sa kasaysayan, ating binasa. Isang babae, si Abigail, napahupa niya ang galit ni David. Hayaan natin sa oras na ito. Hingin natin ang habag ng Diyos sa kalalagayan ng ating bansa. Hingin natin ang habag ng Diyos sa bawat nanunungkulan sa ating bansa. Nabigyan sila ng katalinuhan, katatagan. Nagawin tama ang bawat desisyon sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. Sa oras na ito, lahat po tayo ay tumayo. Let us declare the goodness of the Lord. Ano mang kalalagayan mo sa buhay, hindi yan ang tatapos sa buhay mo. God is so good. God is alive. God is faithful. Ha?
Hallelujah. Let us worship Him right now. Hallelujah, Jesus. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. God is so good.